at welcome sa ating day 10 ng pag-aaral ng Purpose-Driven Life. Okay, so ang pag-aaralan po natin ngayon is entitled The Heart of Worship. Okay, so for the past days na pag-aaralan natin na we are created for God's pleasure and be pleasing to God po yung pag-worship sa Kanya. So, natutunan na rin natin na worship hindi naman po ito yung pagkanta lang or yung pagsayaw-sayaw, pagtaas ng kamay or pakikinig sa salita niya. Actually, worship is giving yourself to God, no, wholeheartedly, completely. Yan. So, yun nga po yung pag-aaralan natin. Ano ba talaga yung essence ng worship or ano ba yung heart of worship? Okay, so for today, for this morning, pag-aaralan po natin nga na ang heart of worship is actually surrender. So, minsan when we hear the word surrender, inisip na natin kagad, medyo negative yun na kasi, di ba nga, surrender is kung may kaaway ka, tapos, okay, surrender na po ako, I give up. But, today, matututunan natin na ang surrender actually is response lang natin sa sobrang pagmamahal, sa laki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin na na-amaze tayo and wala na tayong ibang gagawin kundi mag-surrender na lang sa will ng Panginoon. Or ang magiging response mo din is yung ibalik sa Kanya yung pagmamahal na binigay niya sa'yo. Because you know that He loved us first. So, yun nga po yung ating pag-aaralan na surrender. Okay? So, true worship is actually yung giving pleasure to God, ano, or true worship is giving yourself to God wholeheartedly. Giving yourself to God completely. So, buong-buo. Hindi niya kailangan yung kalahati lang. So, completely. Buong-buo. Yun ang gusto ng Panginoon. Kumbaga parang surrendering means yung accepting Jesus Christ as your personal Savior and Lord. In the dying to yourself, sabi nila yung ibig sabihin ko, hindi na yung sarili mo lang, sarili mo yung iniisip mo, kundi Panginoon na yung focus mo. You yield to the Holy Spirit kung ano yung conviction ng Holy Spirit sa'yo. Yun yung total surrender. Kaya lang, sometimes, total surrender, meron ding mga barriers or may mga hindrances or may pumipigil din sa atin para mag-surrender totally or completely kay Lord. At nabanggit nga dito sa libro na may tatlong barriers or hindrances for surrendering totally to God. And ang tatlong ito is fear, pride, and confusion. And sometimes, if we don't know how much God loves us, no, hindi natin naiintindihan yung ibig sabihin ng surrender. Nakakonfuse tayo. So, yun nga po yung confusion. But, yung isa pa na that's preventing us from surrendering to God is fear. Fear, kailangan ang tawag dito, to be able to surrender, kailangan talaga may trust or may tiwala ka. Alam niyo po yung game na laging pinapalaro sa mga company outings, ano yung pwede ka lang actually tumayo or pumunta sa isang mataas na lugar, tapos yung mga teammates mo nasa baba, sasaluhin ka, or pag yung matutumba kang ganun, ipiprevent nila na matumba ka. So yung point na tawag nilang trust fall. So hindi po ba kapag kunwari hindi mo
wala kang tiwala sa mga tao or yung mga tao na nasa baba or tao na nasa likod mo, natatakot kang magtumumba or mahulog, no, yung fall, mag-trust fall. Matatakot ka dahil nga wala kang tiwala sa mga tao. Bakit ka walang tiwala sa mga tao? Kunwari, hindi mo kasi kilala. Pero for example, mga kaibigan mo na, kasama, matagal mo na silang kasama, kilala mo na, wala kang takot na matumba kasi alam mo, o kaya tumalon pala, dahil alam mo na sasaluhin ka nila, hindi ka nila hahayaan na mahulog, diba? Or masaktan. So, ganun din po ganun din po dito sa pinag-aaralan natin. Minsan, kapag po tayo ay hindi natin kilala ang Panginoon, hindi natin alam kung ano yung kaya niyang gawin, natatakot tayo na magtiwala sa Kanya or matatakot tayo na mahulog kasi baka hindi niya tayo sasaluhin. Pero kung alam mo kung gaano kakamahal ng Panginoon, talagang ibibigay mo yung isusurrender mo talaga yung buhay mo sa Kanya completely. Kasi kung isipin natin, tayo ay makasalanan pero binigay na niya sa atin yung Kanyang butong na anak. That's how much God loves us. Ano, that while we were still sinners, Christ died for us. So, kulang pa yon, imagine mo na lang si Jesus Christ when He died on the cross for us. Yung hindi niya hinayaan na tayo yung mamatay sa krus. Instead, siya po ang umako. And that's why we are saved. And because of that, we are saved. So much. Pag naisip mo po yung pagmamahal ng Panginoon at ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin, hindi ba may isip mo na, wow, yung response mo talaga, yung magiging response mo na talaga is to trust. Kasi alam mo na mahal ka. Itatrust mo talaga sila at magtitiwala ka. And when you get to know the Lord, makikita mo kung sino siya sa buhay mo, siya ang provider mo, siya ang healer mo, siya ang savior mo. And you realize that pag natutunan mo na mas lalo kang magtitiwala sa Kanya at isusurrender mo talaga ang buhay mo sa Kanya. Diba? So, yun po yung kumbaga parang yun po yung pang-combat natin sa fear. Get to know who God is para magtiwala ka sa Kanya and you will be able to surrender. Okay. And another thing na nabanggit ko nga na isang hindrance or barrier is pride. Pride, yung ang laki-laki ng tiwala mo sa sarili mo, 'di ba? Napaka-proud mo. Akala mo you can be like God. You can be like God. You will believe in the Satan. Alam mo yung you will believe in Satan. Doon sa sinabi niya kina Adam and Eve, pag kumain kayo sa punong yan, you'll be like God. Pag kinain niyo yung fruit na yan from the forbidden tree, you'll be like God. Diba? So, niniwala ka na ikaw ang you can be like God. No, na you can control everything that's happening in your life. Kumbaga parang ano, inaano mo na, alam mo yon, yung parang ang laki ng tiwala mo masyado sa sarili mo na ikaw na yung gusto mo maging control, in control of everything. Kaya lang, alam niyo po,
The reality is, hindi po tayo Diyos. Hindi rin po tayo magiging like God. Because we are humans, we have limitations. Meron pong hangganan lang yung ano yung kaya nating gawin at i-control. So, dapat maging humble tayo enough to accept ano lang yung limitation ko. Hanggang dito lang ako dahil ako ay tao lang. Okay, hindi ako magiging Diyos. Kasi baka mamaya is mag-result pa yan sa alam mo yun, yung mas malaking kasalanan. If you remain to be proud, no, masyadong mataas pa rin yung pride natin. We have to realize that we are just humans and God is still higher, is higher than us, no? So yun kaya po tayo magsusurrender sa will niya, sa plan niya, because we are humans, may limitations po tayo. You are not like God. Okay? And so ano ba talaga yung ibig sabihin? What does it mean to surrender? Surrendering, hindi naman po yung ano, maging ano ka na, tamad ka na, or wala ka nang gagawin. Isusurrender ko na nga kay Lord eh. Lahat-lahat, diba? So, magsusurrender na nga ako kay Lord. So, di, mahiga na lang ako dito at maghintay ako kung ano yung ibibigay ni Lord sa akin. Yun na lang yun. Parang wala ka nang effort na gagawin. Hindi rin po ganun ang surrender na pinag-uusapan natin. It means that yung mga binigay sa atin ng Panginoon na gifts, talents, treasures, gamitin po natin yun para siya ay paglingkuran, to serve Him. So, isusurrender mo lahat ng mga God-given talents mo, use them for God. Use them to serve God. Yun po yung isusurrender. Yun yung pong ibig sabihin nun. So, we just say yes. Say yes to God. Yun nga po. Obedience. Surrendering means obedience. Yung saying yes to the Lord, whatever He asks, kahit sometimes it doesn't make sense. Minsan parang pag inisip mo, bakit kaya yun ang pinapagawa sa akin ni Lord? Minsan para sa'yo, it doesn't make sense. Ano? I remember yun nga, pinag-usapan natin doon sa previous days, yung about Noah. Diba nga na pinag-usapan nga natin na Noah, the Lord asked Noah to build an ark. Diba? It doesn't make sense. Ano yun? Dahil may ulan, sabi. And Noah doesn't even know what rain is. Okay? Pero yun nga, dahil nagsusurrender siya sa Panginoon, ginawa pa rin niya, nag-obey pa rin siya. He said yes to God, even if it didn't make sense for him. Okay? And surrendering is also trusting. Trusting God. Sabi nga natin kanina, diba? Isa sa mga barriers ng surrender is fear. At bakit tayo natatakot? Kasi hindi tayo nagtitiwala dun sa mga tao or kay Lord. So, trusting Him actually is full surrender. In the Bible, ang dami nating nakita ang mga characters ano na katulad nga nung nabanggit ko kanina kay Noah, na nag-trust talaga sila sa Panginoon. Yun yung pinag-aaralan nga natin ngayon sa Genesis, yung buhay ni Abraham. Saan-saan siya pinadala ng Panginoon? Leave your relatives and your country and dadaling kita dito sa place na ito. So, sumunod si Abraham sa sinasabi ni Jesus Christ, ay ni Lord. Tapos, nagtatrust lang siya sa Panginoon na ililid siya, saan man siya dadalhin, ipoprovide yung kanyang pangangailangan, and he became abundant, no? That's
Abraham. And remember, we also learned about Hannah nung pinag-aralan natin yung honoring God, kung paano siya nag-trust sa Panginoon na bibigyan siya ng anak. Diba? Nag-trust lang siya sa Panginoon. And then, kung kailan, hindi lang siya nag-trust na bibigyan siya ng anak, pero kung kailan siya bibigyan ng anak. So, nagtatrust siya sa timing ng Panginoon. Kung kailan ibibigay ng Panginoon. So, ganun din tayo, di ba? Na mag-trust tayo minsan kasi gusto na natin. Meron tayong sariling timeline. Meron tayong sariling plano. So, Lord, gusto ko na. Ngayon na. Ngayon ko na gusto yung hinihingi ko sa'yo. Parang ganun. So, trusting God means na isa-surrender mo talaga yung plans mo sa Kanya. Kumbaga parang yung schedules mo. Oo, yung timeline na gusto mong mangyari. Ano? So, si Lord, ibibigay mo sa Kanya. Kumbaga magre-rely ka na sa Kanya na aayusin niya yung mga plans, aayusin niya lahat ng mga mangyayari sa buhay mo. And hindi na it's not about you anymore, ano, na hindi kumbaga parang kasi minsan sa buhay natin gusto natin, oh, at this age kailangan mag-asawa na ako, at this age kailangan may bahay na ako. So didiktahan pa natin si Lord, ha, pag ganitong edad ko dapat dalawa na kotse ko, ayun, ganun, di ba? So it's not that, ano, trusting God that He will provide everything in His own time. So, and that's ano, trusting Him in everything, lahat, relationships, your finances, and yung trust mo lahat sa Panginoon. And a very, very good example, sabi nga, ng surrendering is Jesus Christ. Ano? Remember when He was going to die, no? Nung instead of saying na can you take this? Parang ano, pwede bang tanggalin mo na yung pain na hindi ko na mag-undergo dito sa pain na ito. Pwede bang, sige, I will die pero hindi ko siya mararamdaman. Take this pain away. Parang ganun. So, okay. So, nung sinabi niya na if, hindi niya, sabi ko kanina, Jesus did not pray na tanggalin mo naman itong suffering. Tanggalin mo naman yung pain. Ganon, no? Kasi you're able naman. Able naman si Lord na tanggalin yung to take away the pain. Pero instead of saying that, ang sinabi ni Jesus Christ, if it is, if it fulfills your purpose na ako ay mag-suffer, that I will have to feel this pain, then that is what I want. So, ganun yung surrender or total trust na hinahanap sa atin ng Panginoon, na even if I undergo pain or sickness or magsasuffer ako, if it is kumbaga parang mafulfill yung purpose mo or matututunan ko kung ano man po yung matututunan ko, makikita ko na yung purpose ko because of this pain or this circumstance or suffering na pagdadaanan ko, then I surrender it to you. I surrender it to your plan. I surrender it to your will. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng trusting or total surrender. Obeying, sometimes it doesn't make sense, but we still obey and trust God completely.
Parang isusurrender mo talaga lahat ng mga plano mo, schedule, dahil he knows what's best for you. Okay, that's total surrender. Bakit? Bakit? Ano ba yung blessing ng surrendering? The blessings of surrendering, actually, nabanggit din dito, tatlo. One, peace. Okay. So, alam mo yung ano, napag-usapan na rin natin to sa day 3, di ba nga, that if we fulfill yung purpose natin sa buhay, if we live a purpose-driven life, we'll have peace. So, ganun nga yung, if you, sabi, stop quarreling with God. If you agree with Him, you will have peace at last, and things will go well for you. So, gaya ng natutunan natin previously, if we surrender to God, magiging peaceful yung buhay natin. Everything, ayos yung lahat ni Lord yan. Magiging maayos lahat, no? Peaceful. You'll live in peace. Number two, freedom. You'll have freedom. You will experience freedom. Yung free at last, no? Free ka na at last. Magiging matawag doon? Nakalaya ka na. Ayun. Laya ka na. I think napag-usapan din natin to ng isang sermon ni Pastor. Laya ka na, sabi nga niya. And number three, you will feel or experience God's power in your life. Totoo po yun, no? If you surrender to God, no? Ma-experience mo na yung power ng Panginoon sa buhay mo. Minsan, ma-amaze ka na lang na, wow, kunwari, sinurrender mo yung, or nag-trust ka sa Panginoon. Pero marami kang iniisip na pag sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon, paano na yung pamilya ko? And God will provide. You'll be amazed. Mararamdaman mo yung power ng Panginoon. Hindi magkukulang ang Panginoon sa'yo. Hindi kanya pababayaan. Ipoprovide niya lahat ng pangangailangan mo. Aayusin niya. Magiging peaceful nga yung buhay mo. There will be trials, of course. There will be testing. Pero, hindi kanya kailanman iiwan. Kumain, hindi will never leave you nor forsake you. So, ganun nga po. Mararamdaman mo na lang yung power ng Panginoon sa buhay mo. Katulad nga ni... one example na binanggit dito is... si Joshua, sabi na to, when he was preparing for the biggest battle, alam niyo po yung sa Jericho, yung fall of Jericho, no? And he surrendered in everything, kumbaga yung plano niya, sinurrender niya sa Panginoon, and the Lord told him what to do, and then nag-fall yung Jericho, diba? So, we don't need to fear. Wag po tayong matakot, just trust and surrender our lives. Kasi alam niyo po, sabi nga rin dito is surrendered people or yung mga people who are you surrender themselves to God, sila po yung ginagamit ng Panginoon. Sila po yung ginagamit ng Panginoon. Okay? So, give yourselves completely to God. Okay? Kasi eventually, sabi nga dito is, eventually everybody surrenders to something or someone. Diba? Mas maganda kung kay Lord ka na mag-surrender. Okay. So, surrendering is not the best way to live. But it is the only way to live. So, yun po yung hinihingi sa atin para ma-please natin. We can worship God. Is to surrender. If we allow God, actually na, ayun nga,
huwag tayong, kumbaga parang, ibigay natin lahat sa Panginoon. Your fears, your past, your future, your plans, your schedules, ibigay po natin lahat. Yung weakness mo, yung habits, yung sama ng loob mo, ibigay mo lang lahat sa Panginoon. Surrender everything, positive and the negative, and you allow Jesus Christ to be the driver. Allow the Lord to control your life. So, wala po tayong dapat ikatakot kasi i-provide po. Just bigay mo lahat kay Lord. Total surrender and the Lord will take care of everything. So, and of course, when you decide to live a totally surrendered life, that decision will be tested. Sabi ko nga, hindi rin naman magiging kumbaga parang it will not yung kumbaga magiging magkakaroon din ng trials, magkakaroon din ng testing, and minsan you will be doing yung anong tawag doon, yung mga ang pagkakasabi kasi dito sa ano is unpopular, sometimes unpopular or seemingly impossible, yung mga testing magiging hindi yun yung mga popular or ang comfortable things yan. So sometimes the Lord will also test you, but again the Lord will never leave you nor forsake you. So kahit po ano yung maging testing na gagawin, mangyayari sa buhay mo, just trust in God and He will provide everything. He will provide what you need. So yan na po yung ating yan na po yung heart of worship is surrendering completely to God. So, yan po yung lesson natin for this morning. And so, again, thank you sa pakikinig, and I pray na sana may natutunan tayo about our lives, ano po yung gagawin natin. And yun na po, we are created for God's pleasure, to worship Him and to be able to worship Him, kailangan po tayong mag-surrender completely to Him. Manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord, again for the lesson this morning. Lord, we pray na sana maging inspiration or conviction po sa aming lahat na ang totoong worship or true worship, O Lord, is surrendering ourselves completely to You. Ano man po yung plano namin, ano man po yung mga gusto namin gawin, our past, our hurts, ay ibigay na lang po namin sa Inyo, because we know that You will provide everything. You will ayusin Niyo po. You'll give us peace and freedom. O Lord, we just completely surrender everything to You. And we know, Lord, that we will please You, that we will provide pleasure for You, Lord, if we just surrender completely to You. Help us, O Lord, kung if we are still struggling with surrender, O Lord, sana po ay tulungan Niyo kami na ma-surrender po namin lahat wholeheartedly, completely to You, Lord. I-bless Niyo po ang aming heart. Lord, alisin Niyo po ang takot at ang pride sa puso namin na pwedeng maging hindrances sa pagsusurrender namin sa Inyo. Lord, we know that we're still a work in progress, but we pray, O Lord, na tulungan Niyo kami that we will be able to please You, to truly worship You by surrendering to You completely. In Jesus' name we pray. Amen.